So, good day sa inyo lahat mga ka-Rangers. So, for this, dito yung isa na naman tips at gabay para sa mga aspirant applicant. At syempre, para sa mga nagtatalong, okay, kung ang BJMP ba ay mayroong issued firearms. Okay? So, syempre, bago natin yung pag-uusapan yan, bago tayo magtuloy sa usapang ganyan, ipapasok muna natin yung ating intro. Let's go! So, once again, ladies and gentlemen, good day sa inyo lahat mga partners. Okay, so, video na ito, okay, para sa mga nagtatanong, okay, kung mayroong bang issued firearms ang mga BJMP. Okay. So, pakita mo natin. Ayan. Short firearms, magazine, okay. Hindi ko sama ito, ah, kasi ano natin, lapil natin ito. Eh. Handcuff, and syempre, lagayan natin ang probaton o extended probaton. Okay. Okay, kasi nga rin tulad lang sa PNP, di ba? May holster, may short FA, may magazine, ayan. Okay? So, itong topic na to para doon sa mga nagtatanong, sa mga aspirant applicant natin, kung may mga issued FA ang BJMP. Ayan. So, ayan, pinakita ko na sa inyo ay meron po. Okay? Ito ay kasama sa uniform namin. Ito kasama ito sa uniform namin. Okay. So, sa nagtatanong, sa mga nagtatanong din yung aspirant applicant, sir, pwede bang bumiyahin na nakaganyan? Nagitong uniform. Naka-full gear. Ayan. Okay? Pwede bang bumiyahin na nakaganyan tayo? Naka-ring, may short firearms, may magazine. So, ang sagot ko po dyan, yes. Okay? Authorized po tayo magdala ng gaitong, o magsuot ng ganito. Dahil, kasama sa uniform natin yan, nasa batas natin yan, nasa policy, okay? Nasa policy ng manual ng BJMP ito, okay? Kasama ito sa uniform natin. Itong short firearms, lahat yan nakikita nyo. Pwede tayong nabubiyahin ng nakaganito. O naka-jacket, tapos complete uniform. Okay? Pwede tayo yan. Okay po? And, pwede ba sir, ang tanong, ayan, pwede bang magdala ng baril na nakasibilya? Ang sagot ko po dyan, yes. As long as, no, may exemption. Hindi natin pwedeng ilabas yung baril natin na nakasibilyan tayo o nakasukbit. No, nakasibilyan tayo, nakikita. No? Kailangan nakatago siya. Conceal po natin. Nakabag or inside, no? Sa mga pocket natin na hindi nakikita. With, ayan. Yan yung pinapalala ko sa inyo. With mission orders. Okay? Na kayo ay on duty, kayo ay active in the service, yan, pinapakita natin yan. Pag hindi, ay huli no kayo. Okay? Kailangan dala-dala, dapat always ang mission order. Ayan, issued from the bureau. Ayan. Okay, mga partners. So, sa mga nagtatanong, okay, dun sa mga curious, sabi nga nila, sir, sa security guard po ba is pwede bang dalhin yung kanilang firearms na binigay ng company, no? So, magkaiba po, no, magkaiba ang usapin na yan. Okay? So sa security guard, no, sa mga SG natin diyan, no, ang firearms na in-issue sa kanila is doon lang for company lang yun. Bawal nilang dalhin. I-turn over nila yun once na may kapalitan sila sa duty. Okay? Dito sa amin, sa BJMP, talagang personal issued mo yan. Lahat ng personnel ay may mga issued firearms. Okay? So, sa mga malaksyon, gusto nilang may firearms, yes po, dito sa BJMP ay may firearms po ang mga BJMP. Okay, ang tanong, so bakit kailangan pa mag-firearms ng BJMP? Yung meron naman tayong PNP.
Okay? So, in reality yung sagot, no? In reality yung sagot, mga partners. Okay? Based on my own experience, kailangan mo talaga magkaroon ng short firearms. Unang-una, no? Protection ng sarili mo. Para saan? Okay, para saan protection, sir? Ang sinasabi niya. Okay, bilang isang jail officer, no, marami kang mga kasalamuhang mga tao sa loob ng jail. No? Disclaimer, no, hindi natin sabi mga criminals, no. May mga background na instant criminal lang naman, no, ang makakasalamuhan natin sa loob. No, hindi natin masasabi na meron tayong may masabi sa kanila, no. Hindi natin alam kung sino-sino ang mga connection nila sa labas. Ayan. Okay? So, ito, joke pero may laman, no? Sa PNP ay hanapin pa nila ang mga criminals. Hanapin nila, huliin nila. Okay? Dito sa BJMP, hindi mo na kailangan hanapin o manguhuli ka ng criminals dahil araw-araw ay kasama mo sila. Araw-araw nakakasalamuha mo sila. Ayan. Joke lang yan, pero may laman. Yan po ang medyo pinakaiba ng trabaho ng BJMP sa BFP. Okay, sa ba dito? Baliban sa protection ng inyong sarili ay protection ng inyong family. Okay? Hindi natin masabi, okay, itong firearms ay magagamit natin kapag ka merong may pumasok sa inyo, may trespassing, yan. Pwede natin may pagtanggol yung family natin using, okay, a issued firearms. Okay? Sa mabuting, okay, sa mabuting pamamaraan. Okay? And then, sa mga taong nasa paligid natin. So, ang tanong sa paano tayo makakatulong? So, for example, meron tayong respondent. Oh, emergency na bigla kang hiningian ng tulong. Kailangan din ng siyempre, meron kang short firearms dahil hindi ka basta-basta susugod sa isang situation ng hindi wala kang dala. Okay? So, isa yun sa mga dahilan. Okay? Isa yun sa mga good reasons para dito sa short firearms. At siyempre, reminders ko. Para doon sa mga aspirant applicant na gustong-gustong magkaroon ng firearms in the future. No, pagka pumasok sa serbisyo. Okay? Once na issuean tayo ng short firearms o ng firearms o ng baril, kailangan doble ang inyong mahabang pasensya, doble ang inyong okay, kabaitan. Maging mabait tayo lalong-lalo na kapag may short firearms tayo. Okay? Sabi nga ng mga civilian, no? Matatapang lang naman ng mga pulis, mga naka-uniforme, gawa ng may mga baril. May puntos din naman sila. No, may punto rin naman ng mga civilian nating mga kapartners. Okay? So, kaya nga nirimin ko sa inyo, sa mga future, no, uniform personnel, na tulad ninyong nanonood, pag na-issuean kayo ng firearms, dublihin ang inyong kabutihan. Maging mabait kayo lalo. Dublihin ang inyong pasensya. Ano po? Dublihin ninyo. Hindi porket may baril tayo ay maging mayabang. No? Ibahin na po natin ngayon. Ibahin na po natin yung pananaw ng tao. Okay? Sa mga uniformado. Okay? Huwag natin idaan. Huwag tayo maging matapang dahil meron tayong short firearms. Gagamitin lamang natin itong short firearms sa magandang intention. No? In a good reason. Okay? Hindi sa ipagmamayabang mo sa mga tao dahil meron kang baril, tapang ka dahil meron kang baril, ayan, astig ka dahil may baril ka. No! Dapat lalo ka maging mabait kapag meron kang issued firearms. Dapat may takot ka sa Diyos. Ayan, dapat may takot ka. Okay? Dapat alam mo kung saan mo pwedeng gamitin ang baril. Okay? Ayan. No, sa mga future uniform aspirant applicant natin, no? Naway may napulot kayong payo sa inyong kuyang partners, no? Na hindi porket may baril matapang ka na. Lalo sa kalsada. Ayan. So minsan ako naman, no, sa kalsada ay naninita rin ako minsan na may makukulit, no, tulad ng pinalalahanan ko. Nakaraan, tulad nakaraan, may lasing, no? So, binara ko. Hindi naman natin pinagalitan, no?
pinahinto lang natin kung kaya pa niya magmaneho kasi pagewang-gewa ngayon, no? So hindi natin hindi tayo nakipagtalo. So tinanong lang natin kung kaya umuwi. Okay? So kung hindi kaya, gagabayan sana natin. So kaya naman, sabi ko sa kanila, mag-ingat lang kayo sa pagmamaneho dahil meron maraming checkpoint, no? Pag na-checkpoint kayo, ticket kayo. Oh, yan. And then sa kalsada, as long as makakaiwas ako sa road rage, umiiwas ako, no? Pag gusto niya mauna, pag nasingitan tayo, ay pagbigyan. Punahin natin. Minsan sa siksikan, pag isingit at alanganin, hindi tayo magbibigay. Oh. So, ka tayo magbibigay pag maluwag. Yan. No? So, sa mga aspirant applicant natin at soon to be na maging isang informado, yan, ang pasensya habaan nyo kapag meron kayong FA. Okay? Huwag nyo isipin na may FA kayo, matapang kayo. Okay? Lalo kayong maging mabait. Okay? Huwag kayo papasok sa isang situation na hindi nyo alam at daladala nyo ang inyong firearms. Ayan. Okay? Yun, mga ka-partners. No? Ayun, no? So, sa mga nagtatanong, sa mga curious dyan, no? Na kung may baril ang BGMP, naway nasagot ko. Okay, nasagot ko yung iyong katanungan. Okay? So, ayan, kung excited na kayo, kung exciting kayo makapasok sa servisyo, yes, meron pong issued firearms ang BJMP. Okay? So, isa pa. Okay, kailangan talaga ng issued firearms ng isang personnel ng BJMP dahil gawa na nag-escort tayo. Isa sa risky na trabaho ang pag-escort, no? Hindi basta-basta na mag-escort lang tayo. Dahil, pag nag-escort tayo, nandyan yung delikado. Okay, delikado ang situation. Nandyan yung panganib. Anytime. Okay? So, hindi biro ang pag-escort. Once, for example, escort tayo sa hearing ng bawat PDL natin. No? Isa yan sa pinaka-risky naming trabaho. Dahil hindi natin alam yung complainant o yung kaaway ng PDL is anong kayang gawin sa labas. Yan. No? So, pag once na may lalabas kaming PDL sa jail facility, ay alert kami yan. No? Dala-dala namin ang panganib. Kaya nga po kami gumagamit ng wang-wang. No? Pasensya na po sa mga civilian natin. No? Ang reason po is para makatid namin ng maayos yung PDL. Siyempre, para maiwasan din namin yung panganib sa paligid. At siyempre, yung panganib na madudulot yun sa mga kapartners natin na nakakasabay natin sa kalsada. Kaya, gumagamit kami menu ng wang-wang para mabilis. Smooth yung pagkatid namin sa PDL. Para yung panganib na yun is maiwasan, no? Walang madadamay. Ayan. So, pasensya na po sa mga kapatid at yung mga sibilyan na may maunawaan ninyo kung bakit kami gumagamit ng wang-wang kapag kami mga hearing, transport ng PDL, no? Dahil ang panganib ay daladala namin yan. Kalakip namin yan. So, para maiwasan yun, para maging safe, gumagamit kami ng wang-wang. Para mabilis. May hatid namin na mabilis yung PDL. Kung saan man siya, okay, ihatid. Yun. Yung mga partners. Okay? So, by the way, okay, ang baril, no? Sa mga aspirant applicant natin, ang baril, okay, ginagamit ito sa tamang paggagamitan. Okay? Nakasave to. Okay? Nakasave to, mga partners. Ang baril, okay, hindi ginagamit para ipagyabang. Okay? Ang baril, okay, ginagamit sa tamang pamamaraan. Okay? Sa mga soon to be natin mga aspirant applicant yan na makapasok sa serbisyo, wag lamang na gusto nyo lang pumasok sa serbisyo dahil sa baril. Okay? Ang baril, pag nabigyan kayo ng baril ay maging mabuti kayo lalo. Dublihin niyo yung kabaitan. Dublihin niyo yung pasensya. Okay? So, huwag nyo ipagmamayabang kapag may baril kayo. Kasi sinabi ko na kanina kung saan ang purpose na. So, hanggang dito na lang po muna yung ating video, mga partners. No way! Napigyan ko na naman kayo ng isang matinding motivasyon na video. No, na makapag-gising sa inyong diwa na makapasok sa serbisyo. Ayan. So, sa mga nagtatanong dyan, naway nabigyan ko kayo ng malinaw na sagot. No?
Kung malabo, eh, mag-comment kayo below. Free naman po. At sasagutin natin yan. Agad-agad. Pag nakita natin. Okay? And, maraming salamat sa ating mga solid subscriber, aspirant applicant na laging nanonood at sumusubaybay sa ating video. So, soon, mag-upgrade tayo ng vlog, no? Gusto ko papasukin natin yung vlogging, no? So, pag-vlogging, daily life, yan, ipapasok natin yan, mga ka-partners. At, syempre, no, mag-upgrade tayo ng ating DSLR camera, no? So, soon, syempre, papakita natin kung ano yung ipapalit natin sa ating camera. Okay, sa DSLR natin. At, syempre, na pangalawa dyan is gusto ko maging maganda yung quality ng ating video at syempre gusto ko rin maging magbigay ng motivation video para makapagbigay din tayo ng good vibes para sa ating mga aspiring applicant at sa mga kapartners natin na nanonood ng ating video. Gusto ko lang mag-upgrade ng vlogs natin. Okay? So, hanggang dito lang muna yung ating video. Maraming salamat at always maging good sa ating kapwa. Always manalangin, be confident bilang isang applicant. Okay? At lagi ko sinasabi, saludo.